Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot ulit tayo sa isa sa mga katanungan ng ating mga kapower dito sa Ethical Nation. Okay, so this question comes from, hindi ko mabasa ang pangalan. Yun yung nakalagay dito, hindi mabasa ang pangalan. Eh, hindi ko alam kung bakit. Okay, so ang tanong ni hindi mabasa ang pangalan, paano mapasali yung dating na scam? So, hindi mabasa ang pangalan. Maraming salamat dun sa tanong mo. So, ngayon, ang tanong ni hindi mabasa ang pangalan is paano mo pa sasalihin yung prospect mo na dating nang na-scam? So, ang ganda nung tanong niya. Ito yung pinakasagot, pinakamabilis na sagot. Huwag mong pasalihin. Okay, huwag mong pasalihin. Hindi, seryoso ako. Huwag mo talagang pasalihin. Hindi ko ibig sabihin na forever huwag mo nang pasasalihin. Ang ibig ko sabihin ngayon, huwag mo munang pasalihin. Okay, yun pala yung tama. Huwag mo munang pasalihin. Kasi kahit anong explain mo dyan, kahit gaano pa kaligal yung kumpanya mo, kahit yung kumpanya mo pa yung pinakaligal sa lahat ng mga legal dito sa legal na mundo, hindi pa rin siya maniniwala at sasali sa'yo. Okay? Pag in-explain mo kasi sa kanya na hindi legal kami kasi ganito, blah, 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 gagawa ng gagawa yung utak niya ng automatic na reason bakit hindi siya maniniwala sa'yo. Iko-convince yung sarili niya na hindi maniwala sa'yo. Okay? Ang subconsciously na sinasabi niya, sinasabi mo lang yan kasi gusto mo akong mapasali. Gusto mo lang kumita sa akin, katulad ka lang nila, mga scammers. Scammer ka din. So kapag ka pinilit mo ng pinilit na explain sa kanya, ganun yung mangyayari. So instead, yan to yung ginagawa ko. Ready ka na ba? Hindi ko muna sila pinasasali. Ine-educate ko muna sila. Okay? Ine-educate ko muna. Nakikisimpatya ako sa kanila. Ine-educate ko sila. Kasi yun naman talaga yung isa sa mga goal ko. Bukod sa mga unethical networkers, kalaban rin natin yung mga scammer eh. Diba? So isa sa mga goal ko is mabuking yung mga scammer kung anong kalokohan ang ginagawa nila para wala nang mabiktima. Pero meron at meron pa rin. Okay? Kasi may mga Pinoy pa rin talaga na easy money yung hinahanap. So sila yung mga mabibiktima talaga ng mga scammer. Kasi ganun yung pinapangako ng mga scammer. So ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, naiintindihan kita. Kasi naiintindihan ko naman talaga yung experience ng ma-scam. Okay, na-scam na rin ako before. Actually, na-scam ako before sa online. May binili ako online na hindi dumating sa akin. Ay, actually, dumating sa akin. Bumili ako ng iPad. Okay, ngayon may iPad na ulit ako. Bumili ako ng iPad Air. That was 2015 yata, mga ganong year. Oo, 2015, 2014. Bumili ako ng iPad Air, tapos ang dumating sa akin, magazine. So, yun yung first ever na na-scam ako. Before yun, ang pinakamalaking pera na nawala sa akin, 20 pesos. Then after nung ma-scam ako, 10,000 pesos. O, 10,000! So yun yung nawala sa akin, hindi ko makalimutan yun. Ano ako nun? Tulala ako nun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi first time na experience, hindi ko makalimutan talaga yung bumabalik sa akin lahat. Tulala ako nun, tapos kinento ko doon sa upline. Gusto kong umiyak that time, pero di ako mapaiyak, talagang halo-halong emosyon. Gulat ako, sabi ko, pinag-ipunan ko yun, di ba? Tapos, sabi sa akin ng upline ko, as motivating as he is. Di ba, sabi niya lang sa akin, hayaan mo na lang yun bro, kapag may nawawala, may dadating na mas malaki. So, yun na lang yung pinanghawakan ko, which is, tama, tumama siya. Actually, after nun, I think 2 weeks yet, 1 week or 2 weeks later, kumita ako ng 40,000. 20,000, 40,000 within 2 weeks. So, parang ting 20,000. So, naging times 4, di ba, yung nawala sa akin. Pero ayoko na maulit yun, okay? hindi na naulit yun. Kung ako yung nasa sitwasyon, okay? Kunento ko na rin sa inyo yun. Tapos, na-scam ako sa online selling. By the way, bumibili pa rin ako online. Bumibili ako sa Lazada, bumibili ako sa Amazon minsan pag galing sa ibang bansa, okay? Bumibili pa rin ako sa online, nakikipag-transact ako sa online, 'di ba? Ngayon kasi wala nang OLX, Carousel na yung may-ari ng OLX as of the making of this video, August 2019. So, nakikipag-transact pa rin ako sa ganun, 'di ba? Pero na-scam ako ng ganung kalaki. So, kung nung time na 'yon, na na-scam ako is kinonvince ako ng ibang tao na hindi, bumili ka lang sa online kasi ganito, binibentahan ako sa online kasi legal kami, 'di ba? Ito yung shipments. Hindi ako maniniwala sa kanya. Kahit ano pang sabihin niya, hindi ako maniniwala sa kanya. Kasi nandun pa, fresh pa sa akin yung ano eh, fresh pa sa akin yung nangyari. Pero after couple of months, years ang lumipas, ngayon, bumibili na ako online. Diba? So far, wala naman ako na-experience ulit na ganun, na pangyayari, na hindi dumating sa akin or scam, na-scam na naman ako. Wala. So yun yung point ko. Huwag mo muna siyang pilitin.
Instead, ako pa nga, sinasabi ko pa nga sa kanya, tama ka, huwag ka munang sumali. Diba? Ganun pa yung sinasabi ko sa kanya, ini-educate ko muna siya, tama ka, huwag ka munang sumali. Naintindihan kita kasi na-scam rin ako before, kaya huwag ka munang sumali. May kami sa team namin, kasi may shortcut, ang ginagawa namin ay, meron kaming pinoprovide na training, meron kaming link na pinoprovide na training, na yun yung mag-educate sa kanya kung ano yung difference ng mga scammers, ano yung mga unethical networkers, para hindi nila pagsisihan yung decision na gagawin nila. So sa inyo, since wala naman kayong ganun, so ganun yung gagawin, educate nyo sila. So ikaw dapat alam mo rin kung ano yung difference ng scammers at saka mga legal na negosyo. So I think meron akong ginawang video dito sa YouTube. So hanapin mo na lang. Kung sakaling wala man, edi hanapin mo na lang rin dito sa YouTube kung ano yung pinagkaiba ng scams at saka mga legal na negosyo. So i-educate mo siya sa ganun. Ang gusto, ang pinakang point dito, ang pinakang kailangan mong gawin is tanggalin mo yung friction. Okay, tanggalin mo yung friction sa inyong dalawa na dapat hindi niya maramdaman na pinasasali mo siya. Dapat hindi niya maramdaman na pinipilit, kinoconvince mo ulit siya. Kaya ganun yung sinasabi ko doon sa prospect ko, tama ka, huwag ka munang sumali. Turuan na lang muna kita kung paano, ano yung difference ng scammer at saka ng mga legal na negosyo. Okay, kasi kung illegal talaga yung networking, kung lahat ng networking illegal, sana wala na yung mga malalaking networking dito sa Pilipinas. So, huwag na tayong lumabas ng Pilipinas. Daming malalaking networking companies dito sa Pilipinas na nag-stay pa rin. So, before mo paggawin, by the way, huwag ka mag-comment dyan sa baba ng kumpanya mo, ibablock kita. So, yun yung sasabihin mo sa kanya. Okay lang ba, ituro ko na lang sa'yo para hindi ka na ulit mabiktima. Huwag ka muna sasali, turuan muna kita. That's it, tas turuan mo. Yun na yun. Okay, yun na yun. Subconsciously, ma-attract siya sa'yo kasi ikaw nagbibigay ka ng value sa kanya. Hindi ka katulad ng ibang mga networkers na puro, alam mo yun, join us, we are the best, number one, blah, blah, blah. Di ba? Amateur lang yung gumagawa ng mga ganun. So, ma-attract siya sa'yo kasi hindi mo siya pinipilit. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, hindi mabasa ang pangalan. Okay, kung ikaw yun, comment ka dyan sa baba kung ano ba talaga yung pangalan mo. So, para sa inyo mga nagtatanong ng garon rin, I hope nasagot ko yung tanong nyo na yun. And make sure apply nyo kagad yung mga natutunan nyo. Kung meron ka mga katanungan din, na gusto mo itanong sa akin, gusto mo ma-feature na video sa video, gusto mo mabigyan kita ng shoutout, make sure na nababasa ko yung pangalan mo, okay? Para mabigyan kita ng shoutout, dapat pangalan mo talaga yung nandyan. So comment ka lang sa ibaba, tapos yung tanong mo, lagyan mo lang ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawin ko ng video in the future. Kung nagustuhan mo yung video na to, like mo and i-share mo sa mga kakilala mo na naka-experience ng ganun, nahirapan magpasali kasi yung prospect nila na scam na before. Okay, so once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago kong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.